malalaman kung magkano ang matatanggap na retiree pension ng isang SSS member. So bago po yan, may dalawang uri tayo ng retirement benefit. Ito ay ang lump sum at monthly pension. Ang lump sum po ay ibibigay ng SSS ang lahat ng contribution ng miyembro at ng kanyang employer pati na ang interest at mga kinita nito. Ang lump sum pension po ay para sa mga nakapaghulog ng 36 to 119 months contribution. Kapag mas mababa sa 36 months, wala pong lump sum retirement benefit. Para naman po sa mga qualified monthly pension, may option silang tanggapin in advance ang unang 18 months na pension. Magsisimulang tanggapin ng SSS retiree pensioner ang kanyang monthly pension simula sa 19th na buwan. Ang dependents allowance at 13-month pension ay hindi kasama sa ia-advance na 18 months na pension. Ang monthly pension ay ide-deposit ng SSS sa piniling bangko ng retiree pensioners. Kapag naaprubahan na ang claim, magpapadala ang SSS ng notice of voucher upang ipaalam sa SSS retiree pensioner kung kailan pwedeng withdraw ang kanyang retiree benefit mula sa bangko. So hello po, magandang araw. Bago po tayo magpatuloy, make sure po na nakasubscribe ka na at i-hit nyo na rin po yung notification bell para notified po kayo sa mga susunod kong video. Paano nga ba malalaman kung magkano ang matatanggap na retiree pension ng isang SSS member? So nakadepende po ito sa paid contribution, sa credited years of service, at sa bilang ng dependent minor children ng SSS member na hindi tataas sa 5. May sinusunod po na tatlong formula at ang matatanggap ng SSS member ay alinman sa pinakamataas sa tatlong formulang ito. So yung unang formula po ay yung 300 pesos plus 20% average monthly salary credit plus 2% of AMSC for each calendar years greater than 10 years. Yung average monthly salary credit po ay yung binabayaran natin na contribution sa SSS. Meron po yung katapat na tinatawag na monthly salary credit. Yung monthly salary credit po na yon sa isang buong taon ay ina-average siya at yun ang magiging average monthly salary credit for that year. So, ibig sabihin kung mas mataas ang average monthly salary credit mo, mas malaki din yung pagmumultiplyan ng 20% average monthly salary credit. So, halimbawa po ay voluntary paying member ka at nagawa mong magbayad ng contribution para sa 25,000 monthly salary credit sa nakalipas na 11 years. Ang iyong matatanggap na pension ay 300 pesos plus 20% ng 25,000 na 5,000 pesos plus 2% ng 25,000 MSC na 500 pesos. Dahil lampas ng 10 years ang haba ng contribution, ibig sabihin ang matatanggap mo na monthly pension ay 5,800 pesos. Sa pangalawang formula, 40% ng average monthly salary credit. So example, ang average monthly salary credit ay 25,000. Ang 40% ng average monthly salary credit ay 10,000 pesos. Dahil mas malaki ito sa naunang resulta sa formula 1, possible na 10,000 pesos ang matatanggap mong pension. Pero i-check po natin ang pangatlong formula. Ang halaga ng pension ay nakadepende sa haba ng taon ng pagbabayad ng contribution sa SSS. Ito naman yung tinatawag na Credited Years of Service o CYS. Ang guarantee pension para sa mga minimum lang ang binabayaran ay 1,200 pesos ang matatanggap kung ang CYS ay mas mataas sa 10 years ngunit kulang sa 20 years. 2,400 naman kung mas mataas na 20 years. Dahil may additional benefit din na 1,000 pesos monthly pension simula noong January 2017, kaya sa mga makakatanggap ng 10,000 pesos, magiging 11,000 na ang pension na matatanggap kada buwan. Kasama rin sa retirement benefit package ng SSS ang pagtanggap ng retiree pensioner ng 13-month pension tuwing December o 11,000 pesos.
Makakatanggap din ang SSS retiree ng dependents allowance para sa kanyang minor children. Ang halaga nito ay kung alin ang mas malaki sa 10% pension ng retiree o 250 pesos. So kung meron siyang dalawang minor children, 250 times 2 is 500. May kabuuang 500 pesos ang kanyang dagdag na matatanggap mula sa 250 dependents allowance para sa bawat bata. Ibibigay sa kanya ang 2,000 dependents allowance para sa 10% pension bawat bata. Hanggang 5 menor de edad lamang ang pwedeng tumanggap ng allowance na ito. Titigil na ang pagtanggap ng allowance kung ang anak ay nag 21 years old na, ikinasal, nagkatrabaho o namatay. Gayunpaman, ito ay patuloy na matatanggap ng mga anak na lampas na sa edad na 21 years old ngunit incapable na suportahan ang sarili dahil sa physical o mental illness simula ng isilang o bago mag 18 years old. Paano po kapag namatay na ang pensioner? Sino ang makikinabang sa monthly pension? Ang makikinabang po ay ang primary beneficiaries na entitled na tumanggap ng 100% ng monthly pension at ang dependents naman ay patuloy pa ding tatanggap ng kanyang dependents allowance. Kung ang retiree pensioner po ay namatay na wala pang 60 months o 5 taon mula nang magsimula siyang tumanggap ng pension at wala siyang primary beneficiary, ang secondary beneficiary po ang entitled na tumanggap ng lump sum benefit na katumbas ng hindi pa natatanggap na monthly pension sa loob ng 5 taon. Hindi na po kasama dito yung dependents allowance. So example po, 10,000 pesos pension ang natatanggap ng pensioner kada buwan. Kung sakaling namatay siya 1 year simula nang tumanggap siya ng pension, so may 4 years pa pong natitira. Mula sa 5 years guarantee na tatanggap siya ng pension. Katumbas po ito ng 480,000 pesos. So paano naman po mai-increase ang ating SSS pension? Meron po tayo ditong 4 na paraan. Yung una po ay bayaran ang maximum contribution sa SSS. Pangalawa po ay kompletuhin ang hulog kada taon. Ibig sabihin po, kompleto mula January to December yung hulog nyo. Dapat po mula January, February, March, April, May, June, July, and September, October, November, December, kompleto kasi kung hindi, bababa po ang ating average. Kasi ia-add po nila yon kada buwan, so kung wala kang hulog ng ibang buwan, so it means zero yon. Mas mababa yung lalabas na monthly salary credit mo. So makaka-apekto po yon sa formula natin na 300 pesos plus 20% na AMSC. Sa option 1. At pangatlo po ay magbigay ng contribution sa maraming taon. Kailangan nating magbigay ng contribution sa maraming taon, dapat po tuloy-tuloy yung paghuhulog mo sa iyong contributions. Mas maraming taon ang paghuhulog, mas malaki ang chance na lumaki ang makukuha mong pension. At yung pang-apat po ay bayaran ng SSS loan bago mag-resign. Huwag niyo pong hahayaang hindi mabayaran ang inyong loan kasi magpapatong-patong po ang interest at penalty niyan at makakain po niyan ang inyong magiging pension. So, mauuwi lang po sa wala yung pinaghirapan niyo ng ilang taon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay mag-subscribe na at huwag mong kalimutang i-like, i-share at pindutin ang bell dyan sa baba para ma-notify ka once na may bago akong upload.